So, importante ba ang size ni Manoyski pagdating sa mga babae? Well, actually, ang sagot ko dyan ay hindi. Bakit? Dahil ang mga babae, mga G's, ay emotional. Usually, o mostly, sa mga kababaihan, ang tunay na nagpapa-turn on sa kanila ay yung mga emotions nila, yung feelings nila, okay? Hindi lang yung physical. Oo nga, mayroong mga babae dyan na talagang para sa kanila importante yung malaki, pero still, meron pa rin silang mga bagay na kailangan mong magawa para ma-turn on sila. Hindi mo pwedeng, porque malaki yung titi mo, uupuan na lang nila basta-basta yan, di ba? Siyempre, gusto nila makita kung gwapo ka ba, maganda ba yung katawan mo, marunong ka bang mang-seduce, di ba? Depende yan eh. Kaya, importante na marunong ka ng game, okay? Marunong ka mang-seduce, marunong ka makipag-usap ng sexy sa babae, marunong ka maging smooth, alam mo yung mga dapat mong sabihin sa kanya. Yan yung power ng mouthpiece, okay? Tapos habang ginaganong-ganon mo siya, habang kinakausap mo siya, habang pinapagana mo, pinapainit mo yung engine, hipu-hipuin mo. Ayan, nakawakawakan mo sa katawan, sa siko, sa dito sa ano niya, sa bicep niya, ayan. Yung mga ano ng babae dito, sa batok, ayan, nakawakawakan mo ganun. Ano mo, iaruruma-rumansa mo, ikakares-kares mo, okay? Para mag-init siya. Dahil gaya nga nasabi ko sa inyo, oo, magmamatter na malaki yung dick mo. Okay? Plus yun. Pero, hindi pa rin sa issue. Basta makaramdam yung babae ng sarap habang nagsisex kayo, maniwala ka sa akin, masasatisfy mo siya. Okay? Kaya dapat matuto ka kung paano mag-foreplay. Okay? And dyan yung habang naghahalikan kayo, hinahawak-hawakan mo yung boobs niya ng dahan-dahan, okay, dadakmay mo ng malakas, parang yung agresibong ganun, dakma, tapos lalaro-laruin mo yung nipples niya, tapos kakainin mo, yan, mga ganyan, mga ganun gagawin mo, diladilaan mo yung nipples niya, sa habang dinidiladilaan mo yung nipples niya, lalaro mo ng dila mo, yung kamay mo, igapang mo naman papunta sa keps niya, tapos laruin mo ng laruin ang finger mo, oh, yung una, yung clip niya, tapos ipasok mo sa loob. Sabi ko sa inyo, pag nakuha mo yung emosyon ng babae at nadala mo siya, sa nadala mo yung feelings niya, maniwala ka sa akin, baka mag-squirt pa yan. Kaya, kailangan marunong ka kung paano maging smooth. Okay? Lagi kayo naka-eye to eye contact, umpisa pa lang. Kaya, kailangan kumunik ka na kaagad sa kanya, maramdaman niya yung attraction, maramdaman niya yung pagiging sexy mo, yung masculinity mo. Kaya kung maliit yung Manoyski mo, huwag ka mag-alala. Kailangan mo aralin kung paano mag-game. May mga ibang babae dyan. Hindi naman basta nakikipag-sex sa mga lalaki dahil malaki yung ano niya, Manoyski niya. Diba? Dahil maaaring dahil hindi nga siya gwapo, hindi maganda yung katawan, o hindi yun yung itsurang preferred niya, o let's say wala siyang pera. Diba? Depende yan sa kung anong preference ng babae. Kaya importante na mas mag-focus ka again, sa self-improvement mo, sa looks mo, sa money mo, sa status mo, para marami ka palaging options. Dahil yung mga bagay na yan, pagkaya na fokusan mo, tapos na-enhance mo pa yung game mo, yari na G. Okay? Kaya, kung ikaw, na-insecure ka kasi maliit yung Manoyski mo, o let's say may mga babaeng nangaasar sa'yo tungkol dyan, o kung ano man, ang ibig sabihin lang nung kaya ka nila ginaganon, hindi ka respetado kasi nga, hindi sila takot mawala ka dahil hindi mo sila na-feel na nagagawa na mapafeel na sexy ka. Okay? Dahil ang tunay na hinahabol ng mga kababaihan sa atin, okay, ulitin ko, ay yung validation at yung mga bagay na napaparamdam natin sa kanila. Okay? Kaya dapat matuto kayo kung paano i-handle ang babae. Ako, kahit wala akong pera noon, kahit na hindi pa ako ganito ka-successful o kung ano man, kahit nung tumaba pa ako, lumaki yung tiyang ko, nagbabaya ako sarili ko nung kabataan ko, maniwala kayo sa akin, nakakakuha pa rin ako ng babae. At yung mga nakakuha akong babae, hindi basta-basta. Yun yung mga babaeng talagang gusto ko. Kaya nga pati mga kaibigan ko, mga katropa ko, mga sino man mga kakilala ko sa paligid ko, nagtataka sila, paano ko nakukuha yun? Yun ay dahil marunong ako sa game. Alam ko kung ano ang mga babae, alam ko paano sila mag-isip, ano yung mga magpapabigay sa kanila, ano yung mga gusto nilang marinig. Gusto ng babae yun. Kaya ako, lahat ng mga babae na sinisipak ko, basang-basa,
Basang-basa na bago ko pa ipasok dahil nga marunong ako sa foreplay. At hindi naman dahil lang maliit yung ano ko, manuhiski ko, big one to. Iyaano ko sa inyo yan, ipagkalalabang ko sa inyo yan. At alam yan na mga nakatikim na sa big one ko, okay? Kaya ang rason lang kung bakit din ako may game pa rin, pero dahil syempre, importante ang game. Dahil nga hindi nga nagmamatter ang size. Kung malaki ay plus sa kanila yun. Pero kung hindi ka naman marunong sa game, malaki lang yan, tapos di ka naman din, di mo rin ayos yung tsura mo, ano ang magpapaturn on sa kanya sa'yo? So habang nakatingin siya, tapos pinapakinggan ka niya o dinadama ka niya habang nakapasok na yung manoiski mo, kahit ang laki-laki nun, para sa kanya, parang wala pa rin yun. Okay? Kaya matuto kang mang seduce, matuto kang magkaroon ng mas sexy na masculine frame. Okay? Yung voice mo, kailangan palaging smooth. Yung parang, ito ba gusto mo, baby? Ito, ha? Yeah, ganyan. Okay, kaya smooth lang. Tapos, eye to eye contact. Tapos, matuto kang gumamit ng mouthpiece. Sabihin mo yung mga dapat, yung mga bagay na gusto niya marinig. Mag-dirty talk pa ng konti. Na, tagal na akong gigil-nigil sa'yo. Ito gusto mo, di ba? Ayan. Kaya, matuto ka lang na ano, alam na sa kung ano, kung paano mag-isip ang babae. Dahil ang mga babae, emotional sila, hindi sila logical. Tayo mga lalaki ang logical, tayo ang visuals, okay? Kaya kung ang babae naman, kahit hindi marunong sa game, pero plus pa rin sa babae yung marunong sa game. Yung malambing, yung hawak-hawakan ka ng tama, di ba? Papaganahin ka ng tama, magaling bumili. Plus yun. Pero kung ang babae maganda, dun pa lang, tapos na usapan pagdating sa sex. Di ba? Dahil visual ang mga lalaki. Pero ang mga babae, hindi sila visual. Pero plus sa kanila yung mga gwapo. Nagaya nga sabi ko sa inyo, kaya lang naman din nila gusto ang mga gwapong lalaki dahil nga sa ano nila, sa kumpiyansa nila. Dahil ang tunay na bagay na nagpapa-attract sa isang babae pagdating sa gwapo o mapeperang mga lalaki, yung confidence nun. Kung gwapo, syempre alam nila kagad yun. Kumpiyansa yun, gwapo yun eh. So lahat ng tao na nakaharap nun, walang naramdamang hiya yun. Right? So, ibig sabihin, mataas ang potensyal na maabot nun balang araw. Pag naman maraming pera, ang rason din kung bakit nila gustong-gusto yun, dahil sa kumpiyansa din, dahil nga, paano mo narating yun? Paano mo nagawa yun? Imposibleng hindi malakas ang kumpiyansa mo. Diba? Dahil nga, narating mo yung bagay na yan. Paano ka nagkaroon ng kotse na yan? Pwede kong bigay ng nanay mo, diba? Yun, hindi siya mataturn on dun. Kaya nga ako, meron ako mga chicks dati, na kahit na dinidiscardian sila ng mas mayayaman sa akin, hindi pa rin nila pinapansin. Bakit? Dahil nga, yung mga meron sila, sakyan o kung anuman, pati business, galing sa mga magulang, hindi pinaghirapan, hindi nata-turn on ang babae dun. Hindi katulad ko, na-hasla, tapos tunay ang kumpiyansa, sa akin sila drone na drone, kahit na marami pa sila. Trust me guys. Kaya, kung issue sa'yo ang sexual performance o sex performance mo, tapos sa yan nga, maliit yung putoiski, manoiski mo, okay, huwag mo na ipilit, huwag mo na banat-banatin yan, okay, dahil hindi talaga ahaba yan, ganyan na yan ngayon. Well, hindi ko alam kung meron na mga ano ngayon, mga medical na findings na pwedeng magpalaki yan, pero para sa akin ang pinaka best is for you to learn game. Okay, aralin mo lang yung game. Paano mo, meron akong video tungkol dyan kung paano mo mapapagana at mapapabasa ang babae. Okay, panoorin yan. Ilalagay ko yung link dyan sa description. Panoorin ninyo mabuti para maintindihan ninyo kung bakit hindi naman ganun ka-importante ang size. But again, if merong talagang size, kung malaki talaga yun sa'yo, plus yun. Pero still, kailangan mo pa rin aralin ang game.